Hello po mga kababayan, kumusta po uli kayo? This is Nancy Bicolana again. Maraming salamat po uli for watching. Pag-usapan lang natin ito quick lamang. I hope po na ang Coast Guard po ay nagsalita po itong si Admiral Artemio Abo, Commandant Philippine Coast Guard po ay medyo nasaktan po sa sinabi na or sa banat po ni Senator Aimee, kasi nagkaroon po sila ng pagdinig po sa foreign relations po ay medyo nasaktan siya. So, pakinggan po natin itong video at mag-react po tayo mga kababayan dyan. O, ito po siya. Pinalagan ng hepe ng Philippine Coast Guard ang batiko sa Senadora Aimee Marcos na walang ginagawa ang PCG para masolusyonan ang mga issue sa West Philippine Sea. Handa rin daw ang PCG na ipaliwanag sa Senadora ang kanilang trabaho. Nagbabalik si Mon Gualvez. We do respect the statement of the good senator, but we will not take it as it is. Dahil hindi po totoo na walang ginagawa ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito ang buwelta ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu sa birada ni Senadora Aimee Marcos laban sa PCG. Sa pagdinig kasi ng Senate Committee on Foreign Relations noong Biyernes, sinabon ng Senadora ang Coast Guard kaugnay na umano'y swarming o pagkukumpulan ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ano ba nagagawa natin? Kinakausap ba natin yung China Coast Guard? Kasi sila yung pasimuno ng ilang mga swarming incident. Sagot dito ng Coast Guard, nagsasagawa sila ng mga patrol sa West Philippine Sea. We have increased our maritime domain awareness on the ground. We have increased our patrols. And on the reaching out of to the other side, Madam Chair, actually, meron po kaming ginagawa aside from sa China. We are also reaching out. Ang paliwanag na ito ni Commander Ronnie Gavan ng Coast Guard na kumatawan kay Admiral Abu sa pagdinig, hindi bumenta sa Senadora na siyang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Mahal ang gasolina, yun lang ginagawa ninyo, paikot-ikot lang. Tinatanong ko, anong nagawa na ninyo? So far, you're just patrolling and you consider that adequate maritime domain awareness. Basta nagpapatrol lang kayo. Kasi, andyan yung Chinese Coast Guard. Bawal bang kausapin din sila? Sa kanyang speech sa oath-taking ng halos 1,500 Coast Guard trainees mula Luzon, sinabi ni Commander Abu na hindi lang naman pagpapatrol ang ginagawa ng PCG. The Coast Guard organizations have multifaceted functions that play numerous roles and are not solely focused on patrolling contested waters. May paliwanag din si Abu sa mga napaulat na umano'y pambubuli ng Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas. So para ayaw natin sabihin niya na pambubuli, but alam nyo, pag nandiyan tayo sa operational level na yun, may mga kanya-kanyang behavior yung barko o pamunuan ng barko. Handa naman din daw si Abu na ipaliwanag kay Senadora Marcos ang tungkulin ng PCG. Kailangan na mag-usap din kami para maipaliwanag namin sa kanya yung side namin. Unang-una, the message is very clear na nasaktan na Coast Guard. As the command of the Coast Guard, nasaktan ako to. But I'm taking it positively. Nagbabalita mula sa frontline. Maliwanag daw po yung messages, nasaktan ang Coast Guard. Siyempre, at sa punono ng Coast Guard, nasaktan po siya mga kababayan. Ang ano ko lamang po, hindi siguro naman po, hindi naman siguro na walang ginagawa sila, Madam Aimee. Ang boss po nila, yung kapatid mo, di ba? So, ang akin lamang, naawa lang po ako dahil nakita po ninyo yung mukha ni Sir from Coast Guard po. Parang napahiya po siya mga kababayan. Ma'am! Calm down. Kailangan po natin lahat dito, bawat isa, no matter how high you are kaysa sa mga kababayan o sa ibang kaharap po ninyo, ang respeto po malaki po ang nararating. So ma'am, calm down. Nako, kawawa naman po sila kasi 'di ba ayaw nagagalit po tayo doon sa mga nung binabanatan po nila yung mga tiga formally noon na kung bulibulihin po nila diyan, 'di ba? Oh, sana naman po 'wag ganoon.
O ito po mga kababayan, ito pong mga 371 PDL na napalaya na po sa birthday po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. He was born in 1957, September 13, 1957. Siya po ay 65 na ngayon, nung September 13. Belated happy birthday, PBBM. Ito po ang kanilang pa-birthday ni PBBM sa mga PDL. Pinalaya na ng Bureau of Corrections ang nasa 371 mga persons deprived of liberty o PDLs mula sa iba't ibang mga bilangguan sa bansa. Kalinsabay ito ng selebrasyon ng ika-65 taong kaarawan ng Pangulo ngayong araw. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, saan-saan ang mga bilangguan nang galing itong mga pinalayang PDL? Yes, Ella, karamihan nga dito ay nanggaling sa New Bilibid Prison o NBP dyan sa Muntinlupa City. At kasabay nga ng ika-65 kaarawan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, Ella ay pinalaya na ng Bureau of Corrections o BUCOR ang nasa 371 persons deprived of liberty o PDLs. 191 sa mga ito ay galing sa New Bilibid Prison, 37 naman sa Corrections for Women o CIW at 143 mula sa iba't ibang bilangguan at penal farm sa bansa. 45 sa mga ito, Ella, ay dito sa mga pinalaya na ito ay senior citizens. Sa mga lumaya, 31 ang acquitted sa kaso, 240 ang nakapagsilbi na ng maximum na sentensya, 98 yung binigyan ng parole at 2 naman ang probation. Nagtungo kanina sa NBP, sina Public Attorney's Office Chief Persida Acosta at DOJ Secretary Crispina Rimulya at pinangunahan ang pamamahagi ng Certificate of Discharge, Grooming Kit at pamamasahe. Pauwi ng mga nakalaya. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Rimulya, sa mga susunod na taon na pangunahing katuwang ng DOJ ang Public Attorney's Office o PAO para tingnan ang mga BGMP at BUCOR facility kung sino na yung mga karapat-dapat ng lumaya. Sa ambush interview naman, Ella, kay Secretary Rimulya ay sinabi nito na itong mga nakalaya sa ngayon na 371 ay bukod pa ito, Ella, sa mahigit naman na 300 bilanggo pa na inaasahang isusumite sa tanggapan ng Pangulo para mabigyan naman ng executive clemency. At ayon pa nga dito sa DOJ, ito yung kasama sa mga susunod pang araw sa buwan ng Oktubre o susunod na mga buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre, Ella, ay inaasahan yung iba pang mga batches na mga PDL na lalaya. Ito yung isa sa prioridad ngayon ng DOJ para ma-decongest ang ating mga piita. Yo, ayan, good luck po sa inyo. Huwag na kayong babalik, ha? Huwag na kayong babalik doon. Napakahirap na nasa loob siguradong lalo pa congested nga po. So, huwag na kayong babalik. Good luck po sa inyo. So, ito naman po mga kababayan. Ito na, nanawagan na po. Yung mga transport group daw po, napalitan na daw po yung Dermalog. O, di po ba? Matagal na natin itong sinasabi. At di po ba si bagong henerasyon, Congresswoman Bernadette Herrera, siya po ay nag-privileged speech po dyan na di po ba sabi niya, kaaga-aga lang naman ninyong kauupo nyo lang, Chair Guades, Attorney Guades. Eh, gusto nyo na nakakita na agad kayo ng kapalpakan. Eh, ito na nga po mga kababayan, pinapanawagan na po, napalitan na nga siya. So, kung mapapansin po ninyo, mapapansin po ninyo, yung isa po nagsasalita, sabi niya, eh meron naman dyang dati nang nagsisilbi na merong mga aparatos na mga computerized. So, meaning to say, gusto nila yun dati. Ay, di ko alam, may panawagan lang ito ng mga transport group eh. Ito po oh. Asher, sino-sino itong mga transport group na nananawagan na i-terminate na yung kontrata ng LTO sa Dermalog? Aga nagbuklod-buklod ang mga grupo ng Pasang Mazda, Piston, Acto, LTAP, FedEDAP, ATADAP,
Stop and Go Coalition at Mighty One UV Express. Ito ay dahil sa dagdag na gastos at oras na nagpapabagal sa proseso ng pagparehistro ng kanilang mga sasakyan bunsod ng problema umano sa information technology o IT systems ng LTO. Partikular na rito ang paggamit ng Land Transportation Management System o LTMS na nag-uobliga sa mga driver at operator na gumawa ng email address na hindi naman anila lahat ay mayroon. Bukod pa rito, ang slowdown na nararanasan sa IT system ng LTO na nagre-resulta sa pagpapabalik-balik ng mga nagpaparehistro. Dagdag pa ng grupo, batay sa kanilang pananaliksik ay hindi konektado ang LTMS sa sistema ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagpapabagal din ang proseso ng kanilang pagre-rehistro ng mga sasakyan. Sana ho, ako po, personal ko po, dapat... Siya magsasabi na meron naman dati dyan, di ba? Terminate na po ito. At mayroon naman dyan na dating nagsiservisyo na mayroon kompletong aparato, kompletong computerized system. Sana ho ay magkaroon ho ng magandang pag-usap dahil taong bayan ang nagdudusa nito. Be careful what you wish for. Mayroon yung mga kababayan. I-terminate na yan. Mayroon naman dati dyan. So, ibig sabihin, ibalik nyo na lang yung loan. Mga yung dati, yung panahon ni Noy Noy. Na marami na rin po naman nagre-reklamo, di ba? Mga kababayan, be careful what you wish for. Kaya, Mr. President, ang pinanghahawakan namin dito, namin pong panawagan sa ating mutihing assistant secretary ng LTO, kung ang kapalpakan po na nangyayari ngayon sa Dermalon. Tandaan po ninyo sabi ni Congresswoman Bernadette Herrera, ang mga kapalpakan, bakit daw po ito bang mga kapalpakan nito? Hindi kaya dahil ino-override nila yung dapat contactless. Tandaan po ninyo yun. Ilang beses ko na naipakita yung speech ni Congresswoman Bernadette Herrera ng bagong henerasyon party list. Ano yung mihilig sa kanya na siguro dahil may kontrata yan, humanap ng kaalalay na makatutulong po para sa amin. Sapagkat marami ho ang pagkukulang na pinanggit namin. Sinabi naman ng Dermalog na maglalabas sila ng pahayag kaugnay sa panawagan ng mga transport groups. Sa kasalukuyan ay wala pa rin inilalabas na pahayag ang LTO kaugnay sa initial na assessment ng Department of Information and Communications Technology sa problema sa LTO. Oh, bakit po? Ba't wala pang naiilabas? Kala ko ba kailan na ilalabas yun? Sabi nila, hindi raw daw po mahirap yun anuhin eh, i-assess kung saan ang gagaling ang problema, mga kababayan. Ang akin lang po, bakit mayroon po bang problema? Ay, 2018 pa yata itong Dermalog. Nakakita po ba tayo dyan ng ganyan na problema? Di po ba maraming natutuwa sa kanila dahil napakabilis daw po ng pagkuha? Bakit biglang humina? Eh, ano pala, mali po ba? Hindi po ba? Kasi si mismong si Congresswoman Bernadette Herrera ang naka-experience kung gaano kabilis, kung gaano kadali. At hindi lamang po siya, marami po. At marami rin pong natutuwa dahil sabi nila, yung mga dating binabayaran nila, hindi na raw po sila nagbabayad. Marami na po sila mga binabayaran. No, kung yung dati pa po, yung Stratcom po, yung IT nila, IT provider po nila na Stratcom na kay Noy Noy pa dati. Dati daw po, yung luma na yun, marami daw po sila mga binabayaran na hindi naman daw nila alam kung saan yung binabayaran nila. Ang sinasabi lang sa kanila ay parte daw po ng proseso yun. Pero daw, nung nandito na, meron ng Dermalog, wala na raw po kung ano-ano pang binabayaran. So, bakit po? Wala nang masyadong binabayaran. Mabilis po ang proseso. Bakit biglang nagbago nung dumating si chairperson Guades? Just asking. So yun lang po mga kababayan, marami pong salamat. I hope po na kayo mga nagwiwis kayo diyan, baka lalo pong bumagal 'yan, baka lalong mapasama ay kasi pinalitan yun for some reason kasi gusto na nga po magkaroon ng computerized at contactless. So gusto po ninyo person to person na naman, mano-mano na naman. Bahala kayo. So yun lang po mga kababayan. I will see you po again sa next upload.